Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roll, Derek Nava. Ngayon naman ay magbabalik tanaw tayo, aalamin natin kung ano yung nangyari sa game number 3 ng first mini-match between Super Grandmaster Daniel Dubov versus Super Grandmaster Hikaru Nakamura sa Lindores Abbey Rapid Challenge Finals hosted by Chess24.com. So ito na yung kondisyon na kinakailangan ng bumuelta ng panalo si Daniel. Otherwise, kung matatabla lang itong game number 3, ay papabor na at mananalo na si Naka sa first mini-match kasi nakadalawang dikit na kagad, 2-0 eh. So yan ang titingnan natin ngayon. At sa mga hindi pa nakakapanood ng mga games na na-analyze natin sa turneyong ito, ay makikita nyo ang link sa description below. Okay, so tingnan natin. Ayan, Daniel played C4, so English. Naka played E5, mainline. Knight C3, Knight F6, Knight F3, development, and then meron ding threat sa E5 gagad. Knight C6, development, depensa sa E5. G3, at itinira na naman ni Naka yung kanyang paboritong D5. Kagaya nga po nung nakaraan, nasabi ko na ito yung napansin kong paborito ng mga US player or yung kanilang pinaka-top player, yung D5 against this line. Bishop G2, then nagda-knight B6, castle, bishop E7, A3, so tuloy lang sa linya, castle, B4, ayan ang pinaka-natural flow, development with bishop E6, rook B1, ayan. So para talagang magkaroon ng pinaka-attacking play sa queen side with a combination of the H1 to A8 diagonal, kailangan yan. So F6 para masolid yung E5, then dito nag-B5, so early distraction kagad. Actually dito ang pinaka-top move or top choice na palaging ginagawa ay D3 according to the book line or theory. So dito tingnan natin yung second choice na ginawa, B5, early distraction kagad. So nag-knight D4 at dito ay nag-E3. So ito naman yung out of the book ko na, wala na ito sa aking power book. Kasi dito usually ang ginagawa ay knight E1 or after knight D4, D3, simple development, ma-open lang yung diagonal and then may control lang sa center. So okay pa rin naman. So tingnan natin tong E3, early neutralization kagad sa knight sa D4, nag-knight takes F3, bishop takes F3, rook B8, syempre kailangan depensahan yung hanging pawn sa B7, and then nag-D4, so controls the center, E takes D4, E takes D4. So dito, kung mapapansin nyo, very welcome sa puti or kay Daniel na magkaroon ng IQP o yung tinatawag natin na isolated queen pawn. Ayan o. So hati siya sa 3 pawn islands, 2 pawn islands lang sa black. So definitely, okay ang mas okay ang pawn structure ng black dito. Yun nga lang, hindi dapat ina-underestimate ito kasi nakakapag-open ng file. So yun din ang drawback niyan. Queen D7, angat lang development and then connect the rooks. Rook E1, syempre kahit pa islog-islog lang yan, development pa rin yan, kagaya din ito, rook FE8, A4, ayan, nagparamdam na kagad ng mayroong kagad na paparating na pressure si Daniel with A5, at dito ay nag-bishop F7 na. So ano ibig sabihin ng bishop F7? Malalim kasi yun eh. Okay, pakita ko sa inyo para mas lalo nyo maunawaan. So mag-assume lang tayo, halimbawa, pagpalagay natin, mag-H6 lang. Sige, pagpalagay lang, gusto ko lang ipakita sa inyo yung pinaka-senaryo kasi. Pwede kasing mag-A5, and then kapag tumakbo sa knight sa D5, mayroong mga hataw ng rook takes E6. Ayan. So, nakapag nag-queen takes E6, mayroong bishop takes D5. Ayan, no? Tuhog. Maku-queenless. Alright? So, dito, ang tanong, coach, paano kung dito kumapture? Hindi naman dun sa rook. Fork ka pa. Kaso, mayroong ganito. May queen B3. Ayan, no? Yan ang mabigat dyan. Na kung saan, hindi pwedeng basta-basta kakapture dito kasi nga mayroong gano'n. No? Di check na, tapos naku-queenless pa. Okay, yan ang mga tactical blow niya na kinakailangan makita. Kaya kung napansin nyo, after A4 ni Daniel, nag-bishop F7 atras lang. Okay, yung mga ganyang paatras-atras, dapat nakikita natin kung ano yung ibig sabihin. So dito, pinagpatuloy pa rin ni Daniel, nag-A5 pa rin siya. Knight D5, centralized syempre. Then knight takes D5, bishop takes D5. Then dito ay nag-bishop F4, patuloy lang sa development. Rook BC8, ayan. Kasi meron kasing possibility na mag-bishop takes D5 and then mahahang yung pawn sa C7. At dito ay nag-bishop G4, interesting move, ayan. So, ang galing nito, provoking move. Talagang pinapa F5. Pursado mag F5, diba? Kasi otherwise, pag umalis ang queen, tuhog naman yung rook sa C8. Then dito ay nag-bishop H5 naman, provoking move ulit. Ayan, so dito nag-rook ED8, iwas lang. Okay, may tanong tayo. Bakit hindi nag-G6 para paalisin? Yan po ang gustong-gusto talaga ni Daniel na mangyari. Tapos babalik siya uli sa F3 na kung saan napabukan na niya yung E5 and then nagkaroon pa ng potential na komplikasyon sa dark squares ng Black's king side. So na-provoke kasi, na bumuka eh. So yan po yung isa sa mga malalalim na konsepto ng strategic
Okay, strategic style. Pabubukahin mo, pawiwikinin mo, pahihinain mo yung mga squares para magkaroon ng butas ang kalaban. Ayan, so assume lang natin, halimbawa, mag bishop takes f3, queen takes f3 at natakawan dito sa pawn, blunder yung desisyon na yan kasi mayroong malakas na queen b3 check, tanong saan pupunta yan. Hindi naman pwedeng sa king g7 or sa h8 kasi nga may hataw ng bishop e5, maku-queenless. Kapag naman nagpunta dito sa F8, may bishop H6 pa rin. So, iaharang to persado, ganun pa rin naging scenario. Fatal pa rin. Okay, so wins for white. So, kaya dito, after bishop H5, mas binabuti na lang ni Naka na mag-rook ED8, wag lang siyang magkabutas-butas yung dark squares. At dito ay bumalik uli, bishop F3, bishop F8 iwas kasi may hataw ng simple bishop takes D5, nakahang yung bishop doon, kaya obligadong umatras muna. Then, since walang tactics, improve the position, bishop e5. So dito nag b6 para just in case umiwas man yung bishop, wala nang tatama ang pawn doon. Okay, so dito nag a takes b6, c takes b6, at nag bishop takes d5 na, queen takes d5, and queen a4. So atake naman doon sa weak pawn sa a7, rook d7, depensa, at nag rook bc1. Ayan na, so nakipagdigmaan na para makontrol naman yung c5. So dito, masasabing slightly better si Daniel. Bakit? Mas aktibo ang kanyang bishop compared sa passive bishop ni Naka sa F8, natutulog pa. Ayan, so dito, nag-rook CD8, so hindi pinansin ni Naka, mas minabuti na lang niyang i-boost ang puwersa niya sa D-file. So, rook C6, so napansin ni Daniel na, uy, umalis ka na sa C-file, idodomina ko na ito ng todong-todo, sasamantalahin ko na, ayan. Kaya nag-rook C6, at dito ay nag-F4, grabe, bumalagbag ng desisyon si Naka. Kasi dito, syempre, definitely, hindi pwede mag-bishop takes F4, kasi nga, simple queen takes D4. Ayan. Pero dito, ginarab ang opportunity na makapture yung libring po na sinacrifice. Ito nga lang ang pinangcapture. Ang kapalit naman dito ni Naka, looking na bumuka yung king ni Daniel. So parang yan ang i-workout niya dito kung paano siya makakapag-produce ng komplikasyon. So dito, nag-bishop d6. So since lamang na si Daniel, dinaanan niya sa simplification para hindi na makagulo-gulo pa si Naka. Queen c4, ayan o. Obligado, simplify na ang reyna. Queen takes c4. Rook takes c4, bishop takes e5, d takes e5, at dito ay nag-rook d4, hoping nakakapture rin, pero hindi. Nag-rook ec1, so sinuportahan lang, battery. h5, pasingaw din. King g2, king must be active kasi endgame na ito. King h7, ganun din naman si Naka. Rook takes d4, rook takes d4, king f3 to activate and also to defend the pawn on f4. Rook d5 para mapitas naman yung pawn sa b5. Ngunit dito ay may ginawang good move si Daniel na simple lang. Okay, bigay ko ho sa inyo pinaka-puzzle para makapag-analyze tayo. You can post the video after a count of 5 ay itutuloy ko na ho uli. Start! Maraming salamat po. Ang ginawa ditong malakas ay e6, so hindi na pinansin yan. So very basic naman, madali namang makita eh. So dito ang ginawa, king g6 para pasok sa rule of square. Ito yung tinatawag natin na rule of square pagdating sa king and pawn, na kapag nag e7 ay kayang-kayang habulin kasi nga nasa perfect square. Ayan. So dito basically para sa mga manonood nating mga beginners, hindi pwedeng capturing to rook takes b5 kasi may simple e7, hindi na makakapunta sa likod para pigilan ang pawn promotion at mapalitan ng queen kasi nga meron pang kumokontrol na f-pawn. Okay, so malinaw. So dito kaya nag king g6 at dito ay nag rook e1, sinuportahan na at bumalik din. So dito nag e7, pinush, rook e8 at may ginawa ditong good move na naman, saktong-sakto, rook e5, king f6, looking na mababawi kagad yung pawn sa e7, pero may malakas na ginawa, king must be active at the center. So dito king e4 at tinagpas na nga ni Naka, takes, ngunit hindi niya namalayan na ang pawn na nag-iisa dito sa b5 ay kontrolado katumbas ng a7 at b6 kasi hindi nga pwedeng tumulak kasi laging may en passant capture. Okay? So dito, simple lang ang ginawa ni Daniel, nag-king f5 at dito ay nag-resign na si Naka. Kasi wala na rin eh. Kung tuloy lang ho natin na para at least maintindihan nyo bakit nag-resign. So ang idea dito ni Daniel, syempre, kung makaka-king g6, para atake yung pawn sa g7 and then kakapturin din yung pawn sa h5. So pagpalagay nating pigilan, so king f7 para hindi makaking g6, dito naman pupunta. So pag g6, mayroon namang f5. Ayan o, mawawala yung depensa nito, hihiwalay talaga eh. So lalabas, takes, and then takes. Tapos mamaya, babalikan na naman yung pawn sa h5. So mayroong dalawang tatawid na problema dyan ng black king. Samantalang itong pawn na ito, prenteng-prente ang pagkatulog kasi nga hindi makaporma yung a7, b6. So may mga ganyang tema po ng pawn structure na isa lang, pigil ang dalawa. Kung minsan meron pa nga, isa lang, pigil ang tatlo.
May mga ganun tema. Imagine niyo dagdagan niyo yung block dito ng isa. Pigil eh. Nag-iisang pawn kayang pigilan ng tatlong pawn. Eto, nagkataon dito dalawa. Okay, so sana po natuto tayo sa flow ng game na ito. Papaano kumontrol ng advantage at papaano yung tamang conversion sa endgame as king and pawn. Yung mga technique na kagaya nito. Ayan. And then sa side naman ni Naka, napa-overextend siya ng sacrifice sa effort. Yun ang pinaka-alangan ng tira niya eh. So huwag pilitin. Kumbaga huwag biglain. Dapat hinay-hinay lang din. Hanggang sa tamang control lang. Kung hindi siya nag-effort, matagal pa eh. Okay, so maraming salamat po. Sana ay natuto kayo. At kung kayo ay natuto, please like and share the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo yung notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad-agad kayo. Okay, so abangan nyo po yung game number 4 since nanalo dito si Daniel. So nagkaroon pa ng game number 4. So aalamin natin kung ano naman ang nangyari sa game number 4. At ngayon naman ay babati na tayo. So binabati natin sila Saint Celedonio ng Navota City, Anthony Patricio, Alexis Patricio, Ian Dave Saavedra, Chris Amante ng Mantikao, Misamis Oriental, Sato Fakerling, Joshua Tubalinal, Jose Mia Naval, Raymond Misiona, Christine Claros ng Bulacan, Aina De La Cruz, Ariel Magtibay at kay Romnick Buske. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at sa palagi ang pagsuporta sa ating YouTube Chess Channel at sa ating Facebook page na RMT Music and Chess. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay makita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.